Hello, mga B. Ayan. So, as promised, last night, di ba nag-post ako nung lashes na nabili ko sa Shopee. Ayan, so ito sila. Today, we're going to try and do yung mga nagba-viral na DIY lash extension. Yung ilalagay dito sa ilalim ng mata. Binili ko is 3 sizes. 14, 12, and 10. So, tinatry ko na to kagabi. 14 is very long para sa akin. Tingnan nyo. Medyo mahaba siya for my liking. Kasi gusto ko yung natural lang. Oh? Sa video, okay lang. Ayoko. Hahabaan ako. Hindi ko to gagamitin. Maybe pag mayroong event. Ganun. Pero pang everyday wear. Ito yung gagamitin natin, yung 12 and 10. This is D curl, so mas pinaka-curl siya compared sa C curl. And bumili din ako ng glue, saka yung tool kit nila. Hanap ako ng parang tweezer na elbow. So ito talaga to tweezer. Para to sa sewing machine ko, sa sewing machine. Diba pa na? Sewing. Makina na lang. Ayan. Ginagamit ko to sa makina ko pang ano-ano ng sulot-sulot ng mga sinulid. Meron din pala ako bumili ako ng remover in case. Ito yung binili ko kasi meron sa TikTok pero medyo namamahalan ako. So, naisip ko na maghanap ako ng alternative sa Shopee. So, hindi ko sure kung anong mangyayari dito. Ito yung ginagawa ko talaga is nagpa-perm ako ng eyelashes. Pero kung napapansin nyo, kalahati nakatayo, kalahati nakahiga na. So, wala lang. Mag-try tayo ng something different. Diba? Ang cute, oh. May ganito siya. Ilalagay mo sa ganito. Tapos dyan mo ilalagay yung glue. Shit. Pagdasal niyo, mga B. So, may nakapagsabi sa akin na mahap B daw to. So, okay lang. Sanay naman tayong masaktan. Carry lang. Tingnan natin. Woo! Balak ko is haba yung 12 is here. Gusto ko yung medyo cut eye yung dating eh. So, lalagay tayo ng 12, 10, tsaka 12. Tignan natin kung... Hindi ko sure eh. First time ko itong gagawin eh. So, let's try it. Tayo sa 12. Cut eye. 12mm. Okay. So, natin. Oops. My God. I'm scored. Lord, please help me with my art and today. So, ilagay na. Tatry ko siyang ilagay sa... Wait ko ako mirror, guys. Wala akong makita. Ah! Haba. Okay guys, so this is the first one. Andali lang niya. As in, dumikit na lang. Wala akong naramdaman na pain at all. As in, binikit ko lang siya. Uy, naku. Kumalat. B. Kumalat ang glue. Kuha tayo ng 10 naman. 10. Wala akong nararamdaman, hindi naman masakit, hindi siya makate, wala rin tumutusok, so far so good. So kuha tayo, this is number 10. Try ko gawin dito sa camera. Asan? Siyempre, nakikita ka, bes. Okay! So, two down. Uy, ganda. Ayan, oh. So, meron akong 12, 10.
So far, okay siya. So, ang ilalagay ko ulit is number 12. Try natin. Isa na lang natin ito mamaya. 12, 10, and 12. So, ang laking difference na agad, guys. So, wait lang. Linisin ko lang itong very light. Malay ko ng remover. Nauusi kasi. So, so far, I have 4 on. 12, 10, 12, and 10. Oh, wow. Love it. So, I think, puro 10 na lang yung ilalagay ko. Kasi para ma-achieve natin yung cut eye. So right now, I'm just... Okay guys, so hindi ko alam bakit dito sa kabilang mata medyo may nararamdaman akong konting hapde. Pero konti lang naman. O baka hindi ako sanay dito, masanay ako dito sa isa. So, just keep that in mind. Lagay na ako ng dalawa dito. Balikan ko kayo after ko makomplete. Okay guys, so I also tried putting eyelash glue dito sa lower lash line ko. Yeah. Experiment lang to guys, so yun na lang gayahin. Ano, hindi ko lang kung pwede ito. Right. So, konti lang. I'm just gonna clean this up and I'll show you the result. So, kanina kasi nagka-accident na transfer yung glue sa taas sa baba. Tapos, nililinis ko. Sabi ko, parang ang ganda. Eh, naisip ko naman na, di ba nilalagyan din doon ng lower lashes, dinidikitan din. So, let's try this. Tsaka parang ano siya, mascara, pero more on permanent siguro. So, di ba uso ngayon yung mga parang anime look? And guys, so this is the final result. And very natural lang. So, update ko kayo guys dito sa lower lash line. Kung anong magiging effect niya the next few days. Kasi, accident lang yan. Pero, so far, I'm loving it. Parang, bukas na bukas yung mata ko. Diba? Oh. Walang masakit guys, walang masakit, pero ito walang masakit itong part na to, pero dito sa part na to, ngayon wala nang sakit, pero kanina nung nilalagay ko, hindi ko alam kung sanay lang ako kasi right-handed ako maglagay dito, kaya parang precise na precise kung saan ko ilalagay yung eyelash. Dito parang siguro nalalagay ko siya sa waterline kasi medyo hindi ako sanay dito. Kahit right hand. Ewan ko, hindi ko din sure eh. Basta pa, medyo nahapdian ako dito ng mga 1 to 2 seconds per application ng lashes. Pero, okay lang naman. So far, so good. And, ganda oh. And it just took me, kung hindi siguro ako nag-film, mga 10 to 15 minutes lang. So, ang nagamit ko lang dito is 1, 2, 3, 4, 5, mga 6 lang. 6 clusters of lashes. Ayan. And let's see kung tatagal siya. Baba. Kung may gusto pa kayong ipatry sa akin, just let me know in the comment section. And para mabili ko. Ayun, ganun na talaga.
subtle lang. So, kung gusto nyo mas dramatic, bili na lang kayo ng mas mahahabang pilik mata tapos pagkumpul-kumpulin nyo. Pero ako, okay na to sa akin. This is for everyday wear.